Katulad ng sister mo, you have a very fine voice. You can sing. You can work out the crowd pa nga eh. So ano, is this going to be a full-time thing yung pagkakanta mo or hopefully po kasi ever since that's my passion, like my sister is in Jessa. And I'm so thankful that kasi sa backroom po ako ngayon, dito po yung is managing me now and he's giving me a chance right now. So eventually po, yeah, yun po yung gusto ko rin po sana mangyari na makakanta po talaga. Meron ba tayong ginagawa ang album ngayon? I spoke to my producer po sa States. We're just waiting for the right time. So eventually po talaga, yan po yung ano, yun po yung target na talaga na ini-aim po namin. Lloyd, what's next after Bedela po? Actually, I'm one of the main cast sa Flow in Hardcore. Yung kabak-tabak po niya yung Wonders. Doon po ako nagpo-perform. Actually, last night I was there. So, if you guys have time po, please do watch Flow. That's in fact, Corparanyake. Hope to see you guys there. What's that? What's Flow? Yung ano po, I'm singing with, tapos at the same time, may mga Cubans po, may mga Chinese people na they do acrobats kasi. Together with Eric Mana, the magician, kasama ko namin. Parang everything in one show. Yeah, parang Las Vegas show yun. It's a proud ako na to be a part of it. How is it being a brother of Jessa? Well, of course, siyempre, proud ako sa sister ko. But, siyempre, singing, kasi ano siya, ballad niya, nagka-ballad siya. Ako naman more na R&B. So, at least, malaki influence talaga sa akin. Kasi, yung bata ako, when she was performing on stage, nakita ko siya na respeto ba ng tao. So, huwag natin pag-usapan yung pera, basta gusto ko na makakanta talaga, makita ko na mga tao. Talagang natutuwa sa na-appreciate yung ginagawa ko. Pressure kasi alam naman natin lahat talagang kinala talaga si Jessa. Of course, there's may pressure talaga, but lalaki naman ako, so at least iba yung ginagawa ko, iba yung ginagawa niya. So siyempre may pressure din talaga eh. Dapat kasing perfectionist ko yung ate ko. Lala sa stage, our responsibility wise, dapat gayahin ko siya. Para at least yung comparison, wala palang comparison na negative or something. Malakas yung commercial ng Greenwich. Ano pa ngayon sa mga TV commercial? Actually, yung nangyari po sa Greenwich, I was in Hong Kong last year. Kasi doon po ako kumakanta. Unfortunately, hindi po kami nagkasundo ng ano, yung manager. Owner po ng ano, nung club po sa Hong Kong. Pinabalik mo ako agad dito. So, I was so depressed talaga na what's next? So, I'm here back in the Philippines waiting for an opportunity. And good thing talaga, it's a blessing na dumating yung Greenwich. Yeah, yung Greenwich, yung nasimula yung Greenwich, tuloy-tuloy yung ano eh, yung blessing talaga. Till now, I'm so thankful sa Greenwich, sa Greenwich family na hanggang ngayon nandito pa rin sila para sa akin at nandito kasama pa rin ako sa Greenwich family. Lloyd, when did you start singing? Yung talaga professional singing? I started 5 years ago. How old are you then? I was 18. You're only 23? Yeah, 23. 2024. Yung si Joshua Desiderio, yung freestyler. He's my mentor then. The big influence talaga sa akin. He's my bandmate for 4 years. So siya nagturo sa akin kung paano may pag-i-basta. Yung influence sa music. Nagamit ko siya. Natutuwa ko. Nagamit siya kung matawag. So now, what is your biggest dream? Ano yung biggest dream? Biggest dream ko talaga magkaroon ng album at matustuhan ng tao. I'm not aiming for mga sobrang R&B na social.
makita to basta makakanta ako at malaman ng tao na meron akong mag-offer na talent. You sing purely R&B lang? Hindi, actually, sa Hong Kong kasi glam rock kinakanta ko. Glam. Pero mas, yung passion ko talaga, R&B. Pero, mas ano ngayon eh, mas gusto na tayo alternative eh. Kasi kung medyo mag-OPM, mas, para mas, ano, mas ma-appreciate na. How many tattoos do you have, by the way? Madami. I have my back piece sa likod. If you guys wanna see, okay lang. It's a Guadalupe. Okay. Our native Guadalupe. Ito, mom ko naman, mom namin, ni ate. Hindi ko na sa braso ko. So, parang good luck charm ko lang. So, yeah. Kailan ka pa nagkaroon na, kailan pa ina niya ang tattoo mo? Kailan ka nagkaroon ng tattoo? Nag-start ako mag-tattoo, ano eh. 4 years ago din. Nagsimula sa maliit. Tapos, may nagka-problema ako. Sinubukan ako magpalagay ng malaki. So eventually, na-appreciate ko yung art na talaga, hindi na sa depression or something. Talagang naging trademark ko na naisip ko na magpatatuloy ako ng ano pa. Kasi na-appreciate ko talaga eh. So ngayon, I'm so glad na ako. Nakatulong na nagamit ko din. Sa Greenwich, sa Betty Lafea, kasama din po ako noon. Miss Bea Alonso. So, parang good luck charm ko na din yung tattoo. Kasi before, parang negative. So ngayon, naging nagtulong pa sa akin. Character, tumulong sa character. Ano yung first tattoo na ginawa mo? First tattoo, yung dragon. Dragon? Yung dragon. Kasi I have rosary, tapos may Guadalupe sa likod. May full arm, tapos dito sa left arm ko. Tapos dito, siguro huwag muna dito. Kasi yung buong likod ko sarado na pag naka-upad ako, para ako naka-t-shirt na yun. So, yeah. How does it feel working with John Lloyd and them? Of course, I'm so happy, honored to work with them. Actually, naman ko nga kasi kasama ko sila parang sa Philippine area. Tapos kasama ko pa sila sa Greenwich. We were so happy along. So, kasama namin sa Greenwich. So, sobrang ano lang, sobrang swerte lang ako. Swerte lang sa sarili ko kasi kasama ko yung mga sila. Kala ko mapackage din eh. Kasi from Greenwich tapos Betty Lafea, diba? Oo nga eh. So, nagkataon lang. So, ang galing lang talaga. Alright, so good afternoon again, once again. Thank you so much. You are welcome.